Ang paglampas ng anghel. Ikalabindalawang kabanata. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron doon sa Ehipto, "Mula ngayon, ang buwan na ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ipaalam ninyo sa buong kapulungan ng Israel na sa 10th araw ng buwan na ito, maghahanda ang bawat pamilya ng isang tupa o kambing. Kung maliit lang ang isang pamilya at hindi makakaubos ng isang tupa, maghati sila ng kapitbahay niya. Hatiin nila ito ayon sa dami nila at ayon sa makakain ng bawat tao. Kailangang piliin ninyo ang lalaking kambing o tupa na 1 taon pa lang at walang kapintasan. Alagaan ninyo ito hanggang sa dapit hapon ng 14th na araw ng buwan. Ito ang panahon na kakatay ng buong kapulungan ng Israel ang mga hayop. Pagkatapos kunin ninyo ang dugo nito at ipahid sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ng mga bahay na kakainan ninyo ng mga tupa. Sa gabing iyon, ang kakainin ninyo'y ang nilitsong tupa, mapapait na gulay at tinapay na walang pampaalsa. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang karne, kundi litsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, paa at mga lamang loob. Ubusin ninyo ito. At kung may matira kinaumagahan, sunugin ninyo. Habang kumakain kayo, handa na dapat kayo sa pag-alis. Isuot ninyo ang inyong mga sandalyas at hawakan ang inyong mga baston. At magmadali kayong kumain. Ito ang pista ng paglampas ng anghel na ipagdiriwang ninyo bilang pagpaparangal sa akin. Sa gabing iyon, dadaan ako sa Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipto, pati na ang panganay ng kanilang mga hayop. Parurusahan ko ang lahat ng Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Ang dugong ipinahid ninyo sa hamba ng pintuan ninyo ang magiging tanda na nakatira kayo roon. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko ang bahay ninyo. At walang salot na sasapit sa inyo kapag pinarusahan ko ang Ehipto. Dapat ninyong tandaan ang araw na ito magpakailanman. Ipagdiwang ninyo ito taon-taon bilang pista ng pagpaparangal sa akin. Ang tuntuning ito'y dapat ninyong sundin hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Sa loob ng 7 araw, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa 1st araw, alisin ninyo ang lahat ng pampaalsa sa bahay ninyo. Dahil ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, mula sa 1 hanggang sa 7th araw, ay hindi ituturing na kabilang sa Israel. Sa 1 at sa 7th araw, magtipon kayo para sumamba sa akin. Huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon, maliban na lamang sa paghahanda ng pagkain na kakainin ninyo. Ito lang ang gagawin ninyo. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, dahil magpapaalala ito sa inyo ng araw na inilabas ko ang bawat lahi ninyo mula sa Ehipto. Ipagdiwang ninyo ito magpakailanman bilang tuntunin na dapat sundin hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Simulan ninyong ipagdiwang ito sa dapit hapon ng 14th araw ng 1st buwan hanggang sa dapit hapon ng 21st araw. Kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa loob ng 7 araw, dapat walang makitang pampaalsa sa bahay ninyo. Ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, katutubo na Israelita man o hindi, ay ituturing na hindi na kabilang sa mamamayan ng Israel. Huwag na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa sa panahon ng pista, saan man kayo nakatira. Pagkatapos, ipinatawag ni Moises ang lahat ng tagapamahala ng Israel at sinabi, "Sabihin ninyo sa lahat ng pamilya ninyo na kumuha sila ng tupa o kambing at katayin nila para ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. Patuluin ninyo ang dugo nito sa mangkok. Pagkatapos, kumuha kayo ng mga sanga ng isopo at isawsaw ito sa dugo at ipahid sa ibabaw at gilid ng hamba ng pintuan ninyo. At walang lalabas sa mga bahay ninyo hanggang umaga. Dahil dadaan ang Panginoon sa Ehipto para patayin ang mga panganay na lalaki ng mga Ehipto. Pero kapag nakita ng Panginoon ang dugo sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ninyo, lalampasan lang niya ang mga bahay ninyo at hindi niya papayagan ang mamumuksa na pumasok sa mga bahay ninyo at patayin ang inyong mga panganay na lalaki. Ang tuntuning ito'y dapat ninyong sundin at ng inyong mga salinlahi magpakailanman.
Ipagpatuloy pa rin ninyo ang seremonyang ito kapag nakapasok na kayo sa lupaing ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyo. Kapag nagtanong ang mga anak ninyo kung ano ang ibig sabihin ng seremonyang ito, ito ang isasagot ninyo. Pista ito ng paglampas ng anghel bilang pagpaparangal sa Panginoon. Dahil nilampasan lang niya ang mga bahay ng mga Israelita sa Ehipto, nang patayin niya ang mga Ehipsyo. Pagkatapos magsalita ni Moises, yumukod ang mga Israelita at sumamba sa Panginoon. At sinunod nila ang iniutos ng Panginoon kina Moises at Aaron. Nang hating gabing iyon, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto. Mula sa panganay ng Faraon na tagapagmana ng kanyang trono, hanggang sa panganay ng mga bilanggo na nasa bilangguan. Pinatay din niya ang lahat ng panganay ng hayop. Nang gabing iyon, nagising ang Faraon at ang kanyang mga opisyal at ang lahat ng Ehipsyo. At narinig ang matinding iyakan sa Ehipto dahil walang bahay na hindi namatayan. Nang gabi ring iyon, ipinatawag ng Faraon sila Moises at Aaron at sinabi, "Umalis na kayo. Lisanin na ninyo ang aking bansa. Umalis na kayo at sumamba sa Panginoon, gaya ng ipinapakiusap ninyo. Dalhin ninyo ang mga hayop ninyo, gaya rin ng pakiusap ninyo at umalis kayo. Pero ipanalangin ninyo, nakaawaan ako ng inyong Diyos." Pinagmadali ng mga Ehipsyo ang mga Israelita na umalis sa kanilang bansa. Dahil sabi nila, "Kung hindi kayo aalis, mamamatay kaming lahat." Kaya dinala ng mga Israelita ang mga minasa nilang harina na walang pampaalsa na nakalagay sa lalagyan. Ibinalot nila ito sa mga damit nila at pinasan. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila ni Moises na humingi sa mga Ehipsyo ng mga alahas na pilak at ginto at mga damit. Niloob ng Panginoon na maging mabuti ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Kaya ibinigay ng mga Ehipsyo ang mga hinihingi nila. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang mga ari-arian ng mga Ehipsyo. Naglakbay ang mga Israelita mula Rameses papuntang Sukot. Mga 600,000 lahat ang lalaki. Hindi pa kabilang dito ang mga babae at mga bata. Marami ring mga dayuhan ang sumama sa kanila at marami silang dinalang hayop. Nang huminto sila para kumain, nagluto sila ng tinapay na walang pampaalsa mula sa minasang harina na dala nila galing sa Ehipto. Hindi ito nalagyan ng pampaalsa dahil pinagmadali sila ng mga Ehipsyo na umalis at wala na silang panahong hintayin pa ang pag-alsa ng minasang harina. Nanirahan ng mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Sa huling araw ng 430 taon, umalis sa Ehipto ang buong mamamayan ng Panginoon. Nang gabing umalis ang mga Israelita sa Ehipto, binantayan sila ng Panginoon buong gabi. Kaya katulad ng gabing iyon taon-taon, magpupuyat ang lahat ng mga Israelita bilang pagpaparangal sa Panginoon at gagawin nila ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Ang mga tuntunin tungkol sa pista ng paglampas ng anghel. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Ito ang mga tuntunin tungkol sa pista ng paglampas ng anghel. Hindi dapat kumain ang mga dayuhan ng mga pagkaing inihanda sa pistang ito. Makakakain ang lahat ng aliping binili kung natuli sila. Pero hindi maaaring kumain ang mga upahang trabahador at ang mga dayuhan. Dapat itong kainin sa loob ng bahay kung saan ito inihanda. Hindi dapat ilabas ang karne sa bahay. At huwag babaliin ang buto nito. Dapat itong ipagdiwang ng buong mamamayan ng Israel. Kung may dayuhan na naninirahang kasama ninyo na gustong makipagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel sa pagpaparangal sa Panginoon, kailangang tuliin ang lahat ng lalaki sa sambahayan niya at maaari na siyang makasama sa pagdiriwang bilang isang katutubong Israelita. Pero hindi maaaring makipagdiwang ang taong hindi natuli. Ang tuntuning ito'y para sa lahat, sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo." Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ng Panginoon kina Moises at Aaron. At ng araw na iyon, inilabas ng Panginoon ang bawat lahi ng Israel mula sa Ehipto.